kasama pa rin po natin si Direk Ronnie, but this time with his one and only Miss Maurice Ricketts. Yes! Hello! Ang ganda po kasi nung pinag-uusapan namin kanina na how Direk Ronnie was able to overcome yung pinagdaanan yung mga controversies when he went into public service. Sabi niya, ang laking tulong ng moral support and the love that he got from you. Diba? Ganun naman siguro kasi, siguro yan yung isa sa mga secrets namin, ng relationship namin. We have each other's back. Kasi ganun naman, pinupunan kung ano yung kakulangan ng isa. Kung weak siya, dapat strong ako. At kung strong naman ako, medyo mag-aano muna siya. Medyo bababa ng kaunti. Ganun lang, saluhan lang. Ano? Yeah. Saluhan lang. Kanina pinag-uusapan din namin na parang swerte ni Ate Maurice. Kasi yung asawa niya, protector niya, defender niya. Paano siya nanligo sa inyo? Ano nga ba na? Alam mo, nakilala ko si Ronnie, hindi pa ako showbiz eh. College pa lang ako noon. Medyo nadala ko sa Siopaw. Siopaw? Naalala mo yun, Han? Yung Siopaw. Kasi usually chocolate, hindi umubra yung chocolate. Yes, yes. Wala yun. Nagliligaw. Matagal yung courtship namin. Did you say na parang 1 year yan? No, ngayon pa lang. Just time. So, naalaman ko na nandun, hindi ubra yung tsokolate na eh. Dinala ko ng Siopaw. Matagal tayo hindi nagkikita noon eh. Hindi pa kami naman, nagkikita ulit. Ginawa ko Siopaw. Yeah. Nagustuhan. So, pag-open ko siya, tapos sabi niya, I brought you something, tapos Siopaw. Tapos yung Siopaw na yun, natatawa ko kasi okay na. Na-in love na ako dahil sa Siopaw. Pero paano mo nalaman, Direk Roninda, si Ate Maurice is the one? Actually, yung pinakita sa akin ni ER yung picture niya kasi wala akong girlfriend matagal na. Si Governor ER Ercito. Sabi niya, pare, hinahanap kitang date. Tignan mo to. Uy, sa picture. Oo, sabi ko, ang ganda ng aura ng mukha niya, ganyan. So, doon nag-start. Oo, tinawagan ko siya, tapos minute ko siya sa school niya. Hindi niya alam na Marinol. Ako. Oh, hindi niya pala alam na ako yung pupunta. Nagulat siya, tinalikuran ako niyan. Artista na siya noon. Ronnie Ricketts na siya noon. Yes. So, si Ronnie kasi is very confident. Yung alam niyo yung pag ganyan, kumatok. Paano sa... hindi. Meron na akong ginagawa nun na activity sa school. Yes. Alam din niya yung schedule ko kasi nga, advertising eh. So parang may mga sinushoot or whatever. Kasi so, commercial model si Maris. Alam niya. So alam niya yung schedule ko. Tapos sabay biglang nag-park yung watches. Sabi itong nagpa-park na ito. Tapos binaba yung salamin. Baka sabi niya, hi, Ronnie Ricketts. hindi may habang ha. Kasi nagkausap na kami. So I was thinking, alam niyo na pupunta ako. Inexpect na ibang tao it pala. It was a different Ronnie. Pero kilala mo na siyang Ronnie Ricketts na artista to. First time niya ako nakita that time. First time. Alam ko na, naririnig ko na yung pangalan niya. Model pa eh, parang gano'n. Diba yun naman yung usapan sa college eh. About Ronnie, so modeling, ayan, nagmamodel siya. Tapos, kinikilig yung mga babae sa school. Siya, hindi ako pinapansin. Na-stress ako eh. Grading to, ba't ako hindi pinapansin? Hindi naman, kasi ayoko nang gano'n talaga. Ayoko. Hindi, ang masakit doon, honey, yung tumalikod siya eh. She left. So yung mga babae nakatingin, di ba? Ang dating, lumabas na ako sa kotse, Tony. Parang wala lang. Kaya ganun-ganun ako. Sabay, sakay ako sa kotse. Kasi babay na sa mga babae. Yes. Sabay, alis ako, sabi ko. So tinawagan ko siya. Nag-apologize ako na hindi ako yung kausap niya pala. Ganun. Pero balita ako first and last. Totoo ba yan? Wow! Si totoo yan! Kasi walang naniniwala sa ganyan sa panahon ngayon eh. Pero totoo yan, first and last boyfriend ni Ate Maurice, Direk Ronnie. So, ang ganda nung ganun love story kasi talaga. Yeah. Parang you are really meant for him. Exactly. Yes. And ano rin, alam mo yun, yung parang happy din ako na parang until now, we're still together, we're okay. Mas ano pa yata ngayon eh, mas grabe yung ano namin ngayon, yung bond? Closeness namin. Yeah. Kasi natapos lang yung case ko. As husband and wife. Mm-hmm. This year. Yes. It went on for almost 10 years. So imagine the pain yung sinasabing natin kanina, di ba? So when we finally won, iyakan kami talaga. Mm-hmm. Ako, iyak ako eh. Yeah. Pero sabi ko naman kay Ronnie, huwag ka nang sumasama ang loob, yung ganyan. Kasi may binigay sa ating aral to eh. Diba? Yung lesson sa amin ito, diba na parang tayo pa rin.
mag-sustay tayo with each other. Tapos parang it helped us, ano, no? Parang we became stronger as a family, lalo as husband and wife. Kasi hindi ako sanay na naiintrigan gano'n, especially about corruption. Sa buong buhay ko. Saka inalagaan niya yung pangalan niya. Oo, diba? Sa buong buhay ko, sinira, just like that. So pikon na ako, no? Yeah. Ba't inaawat ako ni Maris? Anong binigay mong moral support, Ate Maris? Kasi di ba for mga wives out there, if your husband is going through something as difficult as what Direk Ronnie went through, paano ka nagbigay ng moral support? Paano mo pinakita yung love for him? Just by being beside him all the time, si Ronnie kasi's warrior, lalo na yung nangyari sa kanya. Ayaw na ayaw niya yun. Ang pinaka-concern niya talaga, kahit na ina-assure ko siya, yung pangalan na inalagaan niya masira for me and for the family girls. Yung alam mo yung inalagaan tapos sisirain lang na ganito. Parati ko lang ina-explain sa kanya or nire-remind na parang ay alam naman natin kung ano yung totoo. Vindication nga sabi niya. Hayaan mo na. It, ganun talaga, you cannot please everyone. At lahat ng may lalo na siya na parang nagtrabaho lang or inayos niya kung ano man yung kailangang ayusin. Marami ring may hindi gusto. 'Di ba? Pero meron din namang may gusto nung ginawa niya. So okay lang 'yon. I-weigh mo. At ang pinaka-importante, kung ano yung gusto ng Diyos, 'di ba? Ginawa mo, finalo mo, hindi ka gumawa ng masama. Okay na 'yon. Tapos parang siya nga nagpupulong siya sa house. Ako na lumabas, Tony. Labas na 'yo. Yung first 3 months na tinira ako. Yeah. I wasn't going out kasi I was so devastated ako. Ayoko. Ayoko mag-explain sa tao. Baka lang magalit ako. So si Marisa, ito lumalabas pa rin. Ay, huwag ka muna lumabas. Palamigin muna lang din ang mga sabi kasi nung kaibigan ko taga-media, pare, 2 weeks lang yan. Wala na, wala ka na sa news. Ayaw niya nang ganun. Hindi eh. 1 month ako tinira eh. 1 month. They were paid to hit me. 1 month, tuloy-tuloy. Ibang politics, no? Oh, meron pang, ano na, whole departure yan. Di pwede. Basta every week may bago. Oy, wala ka namang ganung issue sa showbiz dati. Wala. Can you imagine, nung nag-public service ka, biglang nagkaganito? Ganun pala. At one point ba, may time na sinabi mo, nagsisisi ako, ba't ko pa pinasok to? Ay, hindi, it never came about. It's just that yung sakit na pwede ka palang i-accuse ng isang tao, ng mga tao, na ginawa mo, paniniwalaan. Kasi yung kilala ko, kumari kilala ako talaga, sasabihin, matino yan eh, hindi gagawin yan, pero majority eh. Yes. Yung Pilipinas eh, nationwide eh, di ba? They were selling up the perception. Oh yeah. And a false narrative against you. But when it came out, I was so touched because we had it out sa social media. Ang daming, you cannot put a good man down. Ang dami. Walang negative. Tony, nagulat nga ako, ba't ang babae? Diba? And so touching yung pala yun. Pinakita mo matibay ka, solid kayo. Importante talaga yun, yung support ng family. Oh, yeah. Yung pinag-uusapan natin kanina. Paano nyo na-handle yung marriage nyo being in a very public arena? Mm-hmm. Politics and showbiz. Every time I do a movie, wala akong kissing scene pala. Tinatanggal ko. Hindi nga! Oh. Kasi naalala ko nung 90s na naging trend, action star tsaka sexy star in one film. Yes. Diba? Yan ang mga sure hit nun. Kukuha ka ng sexy star and then box action star. Yan. Naku, box office actually, yan. Tapos may love scene, tapos may kissing scene sila. Oh. Actually, puro mga sexy stars. Sobrang sexy yung mga na leading lady. Na leading ladies. Kaya lang pinagdadamit ko. Pero na iba. Pag ikaw. Pag sasabihin ng producer, pabikiniin mo ah. Hindi, shorts lang yan. Ganun lang siya. Comedy. At saka, di ba, uso rin dati yung parang sasabihin sa'yo ng producer o nung ano, parang, lagi, kunyari nag-aaway ko yung Maris or kunyari binigyan promo mo ng flowers yung leading promo lady mo. Promo. They wanted, sabi ko, hindi. Si Ronnie never allowed it. No, I will not allow that. So, ang laking tulad. Promo eh, kunwari, leading lady ko to. Kami nagkakaigihan. Nagtatampo daw si Maris. Para pag-usapan yung movie. Oh. So, binawal ko lahat yun. Sabi ko, you have to get me as I am, hindi pwedeng gimmick nyo. Kaya ang hirap. So, kung nakita mo, grabe yung assurance sa akin as a wife. So, wala na akong hahanapin. Kahit ngayon, even kung may mag-text or ganyan, wala na. Walang, we don't check each other's phones. No, but the funny thing, yung mga bata ang nag-check. Yeah. Kunwari, umalis ako sa bahay, di ba? Report. Han, I'm here na. I'm here.
Han, I'm leaving na. Yeah, hindi ako pwedeng hindi mag-report sa kanya. Kumakain ako. Nainis na nga ito eh. Ganyan. Han, pwede ba? Okay. Huwag ka na muna mag-report. Ang galing. Nakagawan ko na ba mag-report? So what's the secret to keeping the marriage strong, sweet? Good communication. Alam mo, dati na nagsistart kami ni Ronnie as boyfriend-girlfriend, parating meron akong reklamo. Tapos, grabe. Or magtatampo ako. Tapos sasabihin ni Ronnie, maliit na bagay yan. Oo, assurance. Ano na yan sa akin, sabi ko, ha? Grabe. Walang maliit na bagay. Kasi nagsisimula yung malaki, kasi sa maliit. Tapos ano naman ang comparison ko sa iba? Kasi ikaw lang naman yung boyfriend ko. Hindi ko naiintindihan. Yun ang hirap. You have to explain to her. Pero may luha yun. Dapat ganyan. Dapat iintindihin mo ako kasi ganyan. Tapos tinandaan niya yun. So kahit sa mga anak, siyempre mga bata ngayon, iba na. Matyaga siya. You will listen. Listen. Totoo yun. Totoo yun kasi ngayon na nafe-feel ko na yun eh. Yung maliit na bagay sa asawa mo or malaking bagay sa asawa mo, huwag mong i-invalidate. Right. Pag sinabi ng asawa mo na, tapos sinabi mo, maliit na bagay, nagtatampo ka na. Ay, big no. Iba yung dating sa kanila, no? Yes. So parang kailangan mong... Kasi ikaw, marami ka ng experience. Oo, may ganun yun. Hindi mo pwedeng i-dismiss. Hindi pwede. Tapos mabait talaga to. Tsaka very dedicated. Paano siya as a father? Yun. Ay, nako, wala na. Hindi nagagalit. With your two beautiful children. Oh my gosh. Pwede. Kaya kailangan. Nung Daddy's nakita girl. Ko yung... Nung, pero hindi nung, kami material, ah. We, nung nakita ko na ganyan si Ronnie sa mga bata, naisip ko kung ako nga nasuspoil ni Ronnie. Oh. What more yung dalawang bata? Yes. So, kailangan kong ayusin yung sarili ko na ako yung dapat maging matapang. Ako yung come here. Let's talk. Ako yung... Yun. Si Ronnie lahat. Discipline sa kanya. That's why, di ba, yung mga about boys? Ako. Sa kanya. Sinasabi. Ah, sa akin, really? Sa kanya. Sa akin. Hey, Dad, there's a new pag guy. Pag may trouble na. Sa ang galing naman. Ako lahat. Sasabihin ko, pati nga ng picture, di ba, sa social media. Mas pogi ako dyan. Edi, ang hirap ligawan ng mga anak mo. Hindi, mabait kami. Yung daddy, martial arts. Hindi, mabait kami. Hindi nga. Friendly kayo. Friendly ako, pero pag medyo iba dating, dun lang ako pumapasok. Pag mabait, mabait ako. Lalo pag nagkakarate rin, tuturuan ko pa. Tsaka dapat siguro ganun, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, hindi mo pwedeng hindi sila pakinggan. Hindi mo sila pwedeng hindi papasukin eh. Or else, magtatago or gagawin yes, sa labas. Totoo yun. So, kailangan make sure na parang alam nila na welcome yon at okay lang sa amin na pag-usapan yung kahit na ano. Minabasa akong ganyan, lagi kong hindi ko makakalimutan yun. Sometimes children are not good listeners, but they are imitators. Ayun, I like that. They will imitate everything that they see what their parents do. Beautiful. So, siguro hindi yun. Sila aware doon, yes. Diba? Yes, yun ang nakikita nila. Yun ang saka, nakita, ano, nakalakihan. Tony, not for anything, we don't fight eh. Hindi mo alam yun, we don't fight. Diba so, paano pag may argument? Ang bilis eh. Naging ruling kasi namin ni Ronnie. Lalo na si Ronnie, sinabi niya na. Sinabi niya na, never tayong magsisigawan. Ayun, basta walang sigawan. Tapos, nung una pa, parang meron akong na-try na parang sabi ko, ayoko na, uuwi na ako sa amin. Pupunta mo, nagtatampo kasi ako. Yung tampo namin, wala lang. Uuwi na ako, babalik na ako sa amin. Tapos sabi niya, never do that. Kasi kung kaya never mong sasabihin sa akin na, umalis ka muna. Kasi pag nagawa na yun ng lalaki, tapos na-try na niya, pwede na niyang gawin sa akin. Tony, yung pa isang secret, ha? Remember the punching bag? Yeah. Doon mo na lang i-release yung stress. Oo, kaming kasal totoo. Sa garahe, sa alabang pa kami noon. Nag-dip, boog, 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 boog! Ay, ano yun? Nagkagalit yata. Ngayon naman kasama pa rin po natin si Derek Ronnie, but this time with his one and only Miss Maurice Ricketts. Yes! Hello! Ang ganda po kasi na pinag-usapan namin kasi how Derek Ronnie was able to overcome yung pinagdaan.